magandang hapon. Narito na ang mga Express Balita sa oras na ito. Bilang pagtalima sa nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pataasin ang minimum wage ng mga manggagawang Pilipino, mag-uumpisa na raw bukas ang Department of Labor and Employment o DOLE sa kanilang wage consultation sa National Capital Region. Ang wage consultation ay magaganap sa pagitan ng ilang labor satellite offices at employers sa bawat lokalidad. Ito ay magsisimula bukas hanggang June 4 ngayong taon. Nakatakda rin itong talakayin sa isang public hearing sa June 20, kung saan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa naturang rehiyon ang magdedesisyon kung hanggang saan ang maaring i-adjust para sa pagpapataas ng minimum wage sa rehiyon. Sa ibang balita, umabot na sa 9.5 billion pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa agrikultura. Ayon ang datos na ito kay Department of Agriculture o DA spokesperson Arnel De Mesa ngayong Miyerkules. Ito ay binubuo ng 4.6 billion pesos na pinsala sa palayan, 3.1 billion pesos naman mula sa pataniman ng mais at ilan pang high-value crops, palaisdaan at manukan. Nasa 175,000 pesos na 175,000 na mga magsasaka rin ang naapektuhan ng labis na init na panahon at 164,000 na ektarya ng pataniman din ang nasira. Umaasa naman ng DA na hindi na madadagdagan pa ang datos na ito dahil sa pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Patuloy na rin ang personal na pagpapaabot ng tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na labis na naaapektuhan ng tagtuyot, tulad na lamang ng kanyang pagpunta sa Occidental Mindoro at marami pang iba. At yan ang mga Express Balita na aming nakalap sa oras na ito. Abangan ang iba pang malalaking balita mamayang alas 5 ng hapon sa Tutok 13. Muli ako po si Greg Gregorio ng IBC News. Magandang hapon.